Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng kalokohan! Yan, ayan. Ayan, pasabugin mo yan. Sige. Pasabugin mo yan. Sige. Ako to, ah. Sumabog ko ang sarili ko. Sorry. Ikaw kasi makulit. Sabog, pinapasabog mo. Ako pala yung pinapasabog ko. Hindi na nga. Hindi na nga akong maglalaro nito. Patay yung karakter. Ito na lang. Ano yun na lang natin to? Question. Ano ko na? Quit ko na. Oh, question na lang tayo kay Jobert. Dila mo na. Oh, first question na. Huwag ka na magalit. Hindi ko nakasipat. Nalagaan ko yung kaano na yun. Eto, sabi ni Nailib Tabora. Sabi niya, bakit ang asukal walang commercial? Wala bang commercial ang asukal? Wala nga. Pero sa ibang bansa, yun talagang promote nila eh. Asukal. Asukal? Meron sa ibang bansa. Sugar makes you sick. Ano? Sugar makes you sick. Sugar makes you sick. Ants love it. Ants love it? Meron pala niyan. Bakit hindi dumating niyan dito sa atin? Ay, malamang. Sa ibang bansa lang nila maintindihan. Oo nga, no. Pero okay lang sa kanila. Bumibili pa rin sila ng asukal. Oo, ganoon. Siyempre, kailangan pa rin sa mga ano. May makumakanta. Paano? Sugar makes you sick. Ants love it. Okay, sabi ni MJL Bautista, ilan lahat ang tinik ng isdang bangus? Eh ako, Jobert, nauso yan. Nagiging teka ano lang, yan? Kasi nag-aaral din ako ng bangusology. Bangusology? Ayan, oo. Sa ulo pa lang ng bangus, meron ng 300 na tinik. Sa bibig niya, 500. Tenga, 200. Mata, 600. Kuko. Meron siyang dalawa doon, kuko. Paano mo naman? All in all, teka lang, kukwentahin ko ha. Paano mo namakakain? 7,000 na tinik. Paano mo namakakain? Lahat ng parte ng bangus, tinik. Malambot lang yung tinik. Akala mo laman yun, yung puti. Tinik yun. Kahit yung ano, bangus belly? Tinik lahat yun. Tinik lahat talaga yun? Ang scientific name ng bangus, bones. Pero ano ang pinaka-effective, Kuya Jobert, na pampatanggal ng tinik? Ang totoong pampatanggal ng tinik? Oo. Bulak. Lulukin mo yung bulak? Hindi, bulak. Sugat. Pag may sugat ka, kumuha ka ng bulak, lagyan mo ang alcohol. Aray! Lalabas yun. Aray! Next question. Sabi ni Angelo Santos Talavera. Tan Talavera! Tan Talavera! Bakit kabayo ang tawag sa patungan ng plancha? Yan ko, Jobert. Bakit nga naman kabayo? Wala, hindi. Tinawag lang nilang kabayo. Alam mo kung ba't nilang tinawag talaga ng kabayo yung totoong sagot? Dahil noon, ang kabayo, ang likod ng kabayo, plat. Ganito. Ah, plat! Plat! Ang likod ng kabayo. Bakit nauubat gumanyan? Kasi nga, sa kaplantsya na maga, naging bukol. Ginagamit ng mga tao yung totoong kabayo sa pagpaplantsya noon. Pag mayroon, uy, inibito tayo ng hari, may party. Gusot-gusot naman yung damit mo. Kunin mo yung kabayo. Totong kabayo? Totoo. Ang sasama din ng tao eh. Noon. Papalalagyan ng kumot, sabay paplantsya ng gano'n. Siyempre, yung kabayo. Naman. Ganun pala ang pinuman. Kaya pala, nauso rin yung ini-sprayan muna para ano, di ba? Oo, yan. Para pag mainit na, binabasa nila kabayo. Ah, ganyan pala. Kaya dating kabayo pala yung mga yun. Paano sila makakapag-ask ng question sa atin? I-like nyo lang yung Facebook page ng Sinimo, tapos makakita kayo ng post doon na parang ganito. At sa post na yon, i-comment ninyo yung mga tanong nyo. Sasagutin namin katulad ng ginagawa namin ngayon dito, okay? At pwede nyo pong mapanood lahat ng full episode ng Sagot Ka ni Kuya Jobert sa YouTube channel ng Sinimo! Tandaan ninyo lahat ng tanong ninyo, kayang-kaya kong sagutin yan dahil Sagot Ka ni Kuya Jobert. Bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Dito sa Sinimo. Hari ka rito!